sa Bicol palaging lamang at llamado si VP Lenny dahil na rin sa Bicol vote. Bagaman hindi siguro buong Bicol dahil ang ibang parte ng Bicol ay mas malapit na o ang salita ang ginagamit ay Cebuano na, lalo na sa mga isla. Malaking parte halimbawa ng Camarines Norte ay Tagalog na ang salita dahil nasa boundary sila ng Quezon. Pero yung prominently, largely Bicol speaking, lamang si VP Robredo base sa mga nagdaang eleksyon at ilang mga survey na rin na nakita ko na ginawa locally ng iba't ibang mga kandidato. Dito rin ba sa Sorsogon? Pati dito. Sir, if you were to assess, unprecedented ba na malaki din yung following ng non-Bicolano dito? Meron na siyang dalawang governor endorsements, may mga mayor sa Camsur na nag-endorse kay Marcos. Is that unexpected, unprecedented? Noon tumakbo noon si dating, I'm a student of politics. So, noon tumakbo noon si dating senador, ang yumaong senador na Raul Rocco, walang kumampi sa kanyang nakaupong gobernador. Pero napanalunan niya ang buong Bicol region sa malayong lamang at doon nagsimula yung tinatawag nilang Bicol vote. Dahil doon lang naman unang beses nakita at naipakita yon nung tumakbo siya bilang Pangulo sa kabila ng kawalan ng suporta o endorsement formally mula sa mga nakaupong opisyal noong mga panahon yun. Sir, what do you think of the sentiments naman ng mga taga-Sorsogon when it comes to BBM? Kasi 2016, hindi, well, 6% lang ang nakuha niya dito. Kayo po in Lenny Robredo ang nanguna. Eh, siyempre, kasi probinsya ko to eh. At Bicolana si VP Lenny. Pero naging mainit yung pagtanggap sa kanya. Nagpunta rin dito ang ilang mga tiga-kababayan namin, tiga-Albay, tiga-Camsur, may delegasyon din yata. Dahil ang ikot nilang to ay pupunta lamang sila sa dalawang lalawigan ng Bicol. Ewan ko kung babalik pa sila ngayon dito at bukas sa Masbate. Sir, are you affected at all by the comments of Robredo supporters na hindi nagugustuhan na hindi kayo nag-e-endorse? And in fact, some are calling na ilaglag na lang kayo ni VP sa slate? Nasa sa kanila yon, karapatan naman nila yon, pero hindi naman siguro pwedeng pilitin kahit sino man na iboto kung sino man at mag-endorse kung kanino man. Pangalawa, nung in-adopt ako ni VP Lenny, gayon din ang ibang mga tumatakbo sa pagkapangulo, wala naman silang hiniling na kapalit na endorsement. Nung inalok nila akong ampunin sa kanilang slate, walang hiniling na balik. At nagpasalamat ako sa kanilang alok. Sir, some frame this kasi as an election where you should take a stand. So many are expecting you because, correct me if I'm wrong, author po kayo ng Human Rights Compensation Act. So maybe they are expecting you to take a stand against Marcos. Karapatan nila, isipin yun. Tulad ng karapatan ko rin, gawin ko ano kung tingin ko ang tama. Kanya-kanya naman siguro kami. Naniniwala ako na hindi mo pwedeng ipilit anumang pananaw mo o anumang pananaw ko kanino man. At gayon din siguro ang ibang tao pagdating sa akin. Dumating man yon, ako lang mismo makakapagpasya din nun. Kung hindi man dumating, decision ko rin personal yon. Kung ano man yung kabalit nun, o kabaliktara nun, o bawi nun, hayaan na lamang natin na panahon na makapagsabi. Sir, you were also the Justice Committee Chair who pushed that PCGG works harder in recovering ill-gotten wealth. If Marcos wins president, how would you assess? Ipapastigil niya ba? Would he abolish PCGG? Actually, yung hiniling ko sa PCGG noong mga panahon ko ay ito. Magbigay ng accounting ng kanilang mga nakuha mula noong 1986. Dahil ang pinakamalungkot naman ang pwede mangyari sa atin, double dead na karne. Ninakaw na nga, nanakawin pang muli. Nasaan ba yung accounting ng PCGG kaugnay sa mga nalikom nila? Nasaan na ba yon? Nabenta ba sa tamang preso? Nagkaroon ba ng inventaryo? Lalo na nung magulo pa pagkatapos ng EDSA Revolution. Yon ang mas hiniling ko ng mga panahon yon, na kailanman ay hindi na ibigay o na-produce ng PCGG hanggang ako yung nagtapos na sa Senado. See, sir, so if Marcos wins president, what's the prospect of PCGG doing the job that you want them to do? I don't know. Then that's one of the things that he should, I guess, answer when asked. Yun at marami pang ibang mga katanungan. Para sa akin, darating at darating yung panahon yun. Hindi man ngayon, siguro ko hindi naman may iwasan ng mga kandidato na sumagot at sagutin yung mga katanungan tulad yan. But I think that question is more apt for him than for me. Hindi pa nga ako nananalo sa Senado pag tapos na siguro. So maybe verify that you said last night daw that based on the surveys, you think BBM will win. Ang buong pahayag ko, tinanong ako kagabi na interview ako, ang buong pahayag ko, sabi ko, kung by next month, ganyan pa rin yan, malaki ang syansa na siya na ang mananalo. Pero survey pa rin yan, pwedeng magbago hanggang sa araw ng eleksyon dahil binibilang naman boto sa araw ng eleksyon. At hindi naman na boto sa survey. Kaya dinagdag ko pa, kung sino man ang mataas, patuloy lang dapat mangampanya. Kung sino mababa, huwag mawalan ng loob dahil matagal pa naman bago maghalalan.